Boss no LBC. At ito ang One News. Report. Rewind. React. Respect. Situation report sa taas of the situation here in Cavite. We are already at the stage dito sa Cavite, at least yung karamihan daw, report sa akin ni Gob, na karamihan ng mga evacuees ay nakabalik na sa kanilang mga bahay. Ang inaalala namin ay yung mga infrastructure na damage. Kasi maraming nasira ng mga flood control. Doon yung nung inikot namin ng helicopter, kitang-kita mo talaga. Sirang-sira na yung mga ano. At saka kasi lumampas na yung tubig, ang taas ng tubig eh. So that is the lahat ng tubig galing Tagaytay dito pumupunta. So talagang ang lakas ng tubig, nasira yung mga flood control. Kaya't nakapasok yung tubig na baha ng husto. But ang situation ngayon is very simple. Nakauwi na nga ang karamihan ng mga evacuees. Yung mga naiwan dyan, of course, we will continue to support them kung ano yung pangangailangan nila hanggang sila yung makauwi na. At meron din patuloy ang pagbigay namin ng tulong para makabili na yung mga residents, returning residents dun sa kanilang mga bahay ay makabili na ng building materials, ayusin na nila yung kanilang mga bahay. So that's the stage that we are at now. Ngunit, napunta ang usapan, hindi lamang, sabi namin kung aayusin lang natin ito, aayusin lang natin yan. Pagka may malakas na naman na ulan, balik na naman tayo dito sa sitwasyon na ito. Kaya naghahanap kami ng long-term solution para dito. May possibility na merong project na approved na, na galing sa Japanese, sa JICA, na ipalalakihin nila yung ilog para mas malaki ang dadaanan ng tubig. And then, meron siyempre may mga flood control na gagawin. So, yun ang long-term. Pero in the short-term, I think more or less na bantayan na natin, na alagaan na natin lahat ng mga naging biktima. So we are at the stage now of rebuilding. Any questions? Neil Maribohok from UNTV, sir. Hi sir, magandang hapon. Aprubahan po ba ninyo sir yung rekomendasyon ng NDRRMC na 1 year na declaration po ng state of national calamity? I don't think it's necessary. I don't think it's necessary. I came to that conclusion in consultation with the DNR. Sabi niya, hindi naman kasi extensive, isolated, highly localized. Thank you. Highly localized ang mga damage. We're talking about the East Coast, Quezon, dito sa Cavite, and then Maguindanao. Tinamaan pa rin yung Maguindanao. So those are the areas. It does not need to have the, like in the Visayas, there's no need for a national calamity. For Region 1, 2, hindi naman kailangan mag-national calamity. So I don't think it's necessary. I think we will focus better if we stay with the calamity status as we have now. Thank you very much. Thank you. Sir Alan Francisco from PTV4. Hi President, magandang hapon po. Sir, kamustahin lang po namin yung kabuang halaga ng mga napinsala sa sektor ng agriculture at infrastructure, sir. Well, hindi pa tapos ang estimate dahil siyempre umiikot pa yung mga nasa DA. Ang latest na figure namin is what, 260 million dito sa Cavite. But as I said, it's not hindi pa kumpleto yan. So we'll still have to wait dahil meron ang assessment diyan, hindi lamang kung saan duman yung tubig, kung hindi kailangan din makakatanim lang daw planting season ngayon dito, so baka magtatanim ulit. So we have to see kung ano pang pwedeng buhayin, ano yung talagang hindi nakakayanin, and we will have to provide na naman kami ng inputs.
para sa agri section. But it is the built-up areas na nagka-problema talaga dito, more than the agriculture. Of course, agriculture is still always very important. So malaking numero pa rin yung 260 million. At lalaki pa yan, I'm afraid to say. Lalaki pa yan as we get more reports to come in. Okay, thank you, sir. All right, salamat. All right. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you, thank you. Welcome to Hokkaido. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.